Doris, 6 na taon na lumipas. Kumusta ang sentimiento ng mga taga dyan tungkol sa kaso? George, sabi ng mga taga rito, hinding-hindi na nila makakalimutan pa ang nangyaring krimen. Hindi lamang dahil sa kalunos-lunos na pagpatay, kundi dahil na rin sa mga sangkot dito. Isang Amerikanong sundalo at isang transgender woman. At ang pinaka-apektado sa lahat, ang pamilya Laude, nag-alsabalutan na. Wala na sila dito sa Gapo. Matapos ang 6 na taon, ang lodging in na cell zone kung saan sinapit ni Jennifer Laude ang kanyang kamatayan, nakatayo pa din. Pero iba na ang pangalan. Sarado ito dahil sa pandemya. Pero pagpasok ng news team sa loob, walang nabago. 2014 nang mangyari ang pagpaslang kay Jennifer Laude dito sa lodge na ito. Mula noon, kakaunti ang nakita nating pagbabago dito sa kwarto kung saan nangyari ang krimen. Makikita natin, halos bulok-bulok pa rin ang mga kisame at nandito dito ang banyo. At dito natin ang nakita ang pinakakalunos-lunos na sinapit ni Laude sa kamay ni Scott Pemberton. October 11, 2014, isa si Jennifer Laude sa mga sumalubong sa mga sundalong kano na naka-R&R matapos ang balikatan exercises. Tandang-tanda ni Mamay, kaibigan ni Laude ang gabing iyon. Magkasama pa kami nagiinuman ng taambiyan. Pagbabae niya, nakita ko kasama niya yun. Pagkatapos 10 to 11 ng gabi, biglang yun na, nabalitaan na siyang patay. Sa ambiance disco, nag-inuman ang grupo ni Laude at Pemberton, saka pumunta sa Selzong Lodge. Ayon sa court records, saglit lang na natili si Pemberton at Laude sa kwartong ito. Lumabas mag-isa si Pemberton bago mag-alas 12 at saka natagpuan ang bangkay ni Laude sa banyo ng kwarto. Nakangudngod ang ulo sa inidoro. Asphyxiation ang cause of death. October 15, kinasuhan si Pemberton ng murder. Nasa barkong USS Pelelupa ang akusado noon na nakadaong sa Subic Bay Freeport. December 15, 2014, nagbaba ng findings ang Olongapo City Prosecutor's Office. May sapat na ebidensya para kasuhan ng murder si Pemberton. March 16, 2015, sinimulan ang paglilitis. Sa trial, inamin ni Pemberton na nagtalo sila ni Laude, pero di niya umano ito pinatay. Self-defense anya ang nangyari matapos na malaman niyang hindi tunay na babae si Laude. December 1, 2015, binasahan ng sakdal si Pemberton. Guilty sa homicide at sinentensyahan ng 6 hanggang 12 taong pagkakakulong. Umapila ang legal team ni Pemberton sa RTC maging sa Court of Appeals, pero hindi nabaligtad ang verdict. Agad kinulong si Pemberton sa Camp Aguinaldo. Agosto 2020 nang kumilos ang legal team niya para maka-avail sa Good Conduct and Time Allowance Act. Nitong Martes, nagbaba ng release order ang korte matapos ang kwentahan sa GCTA. Agad namang kumilos ang abogada ng pamilya Laude. Nag-file agad ako ng motion for reconsideration na walang basihan ang korte doon sa pag-order niya ng release. Kasi kahit pa pag tinignan natin yung ating GCPA, yung batas, ang nakalagay doon, dapat may recommendation from the Management Screening and Evaluation Committee. There is none. There's always the 10-day period within which any order of the court become final. Iba naman ang interpretasyon ng abogado ni Pemberton. Dagdag pa niya, mismong ang pamilya Laude ang may gustong mapalaya na ang kanong sundalo. Yung nanay mismo ni Jeffrey Laude pumayag na makalabas ng parol si Pemberton. Kaya nagtataka ako bakit. At ngayon naman, siguro mga 2 weeks ago lang nakausap ko si Marilu, gusto niya na raw mag-move on. Pero itinanggi ito ng pamangkin ni Laude. Hindi po totoo yun na gusto namin mapalaya dahil ano pa po yung ginawa namin hakbang noon na para makulong siya kung papalayain lang naman po. Siyempre po, nagulat po ako biglaan po kasi na papalayain na daw po siya. Pati ang dating abogado ng mga Laude na ngayon presidential spokesperson Harry Roque ay nagulat din sa pangyayari.
Huwag niyo munang palalabasin po dahil hindi pa naman po final and executory and decision na yan. Pwede po pong mag-motion for reconsideration ang Republika ng Pilipinas. Na hindi dapat binigyan ng allowance for good credit yung educational, di umano, educational activity ni Pemberton. So yung ginawa po ni Judge na siya nang nag-desisyon kung paano siya bibigyan ng credit for good conduct is an instance of judicial overreach. Ang pamilya Laude hindi pa lumalabas para magbigay ng pahayag. Iba na ang nakatira sa apartment na inuupahan noon ng mga Laude. Ayon sa mga kapitbahay, wala pang isang taon matapos ang paglilitis kay Pemberton, umalis na ng gapo ang mga ito. George, madodoble pa raw ang lungkot ng mga taga rito sakaling ang mapalaya na at makaalis ng bansa si Pemberton. Dahil sa susunod na buwan ay anibersaryo na naman ang kamatayan ni Laude na kilala nila dito sa tawag na ganda. George. So Doris, ibig bang sabihin eh, anong kahantungan nito? Matutuloy ba o hindi yung pagbibigay ng GCTA? Lalaya ba itong si Corporal Pemberton? Alam mo, nasa korte lahat ang kasagutan niyan, George, kasi nga ang sinabi ng abogada ng pamilya Laude ay nag-file sila ng motion for reconsideration. Yun nga lang, iba naman nga ang pagkakaintindi ng abogada ni Pemberton. Sinasabi niya na immediate and executory ang release order na yan. Dahil sabi niya, na-serve na. Lagpas pangaraw eh, doon sa sinasabing time na dapat niyang ma-serve ang inilagi ni Pemberton doon sa kulungan, kung kaya't wala na raw hadlang na dapat siya ay mapalaya, na para siya ay mapalaya na. Pero ginagawa pa rin ng pamilya Laude ang lahat ng pwedeng gawin na mapigil ang pagpapalayang ito, at kailangan nila, iultimo ngang si spokesperson Harry Roque ang nagsabi, huwag munang palayain, hindi ba? Dahil nga hindi pa malinaw ano ba ang naging basihan ng paggagawad ng GCTA sa kanya. Eh sinasabi kasi ang, di ba, ang punto ng GCTA ay para ma-decongest ang ating mga preso. Mag-isa lang si Pemberton doon sa Camp Aguinaldo nung siya ay kinulong. Kaya yun ang kailangan pang mapag-usapan, at ang sinasabi ng abogado ng mga Laude, mayroon pang panahon para pag-aralan ang kanila o idinigdinggin ang kanilang apila na ibahin o bawiin ang sinasabing release order. George. Okay, maraming salamat, Doris Bigornia.